Region, ito ang Balitang Central Luzon. Muli na namang nagkilos protesta ang transport groups mula Bataan at Tarlac, bunsod ng ipinapatupad na 15-year phase-out sa mga pampublikong sasakyan. Ipaparating raw ng LTFRB ang hinaing ng naturang mga grupo sa DOTC na siyang naglabas ng naturang polisiya. Kasama sa pagpabalita, Alerto Alisto, si Aislinn David. Nagmarcha ang iba't ibang transport group sa kahabaan ng Olongapo-Gapan Road sa bahagi ng siyudad San Fernando, Pampanga upang muling iprotesta ang 15-year phase-out sa mga public utility vehicle. Kabilang sa mga nanguna sa kilos protesta ay ang samahan ng mga minibuses operator mula Bataan at Tarlac. Pagan at i-leave nyo na po ang phase-out na patuloy na pumapatay sa amin. Wala na po kaming kinakain ngayon. Hirap na po kami. Sa mangyayari po, mawawalan po ng trabaho yung mga tao. So, sana po, bigyan po ng pansin ng ating gobyerno itong phase-out ng mga apektadong unit na ito. Una na nagsagawa ng kilos protesta ang mga transport group sa Layak Junction sa Dinalupihan, Bataan, kasama pa ang kani-kanilang mga kaanak. Idinadain ng grupo ang magiging resulta sa kanilang pamumuhay kung hindi na mapipigilan ang pagpapatupad sa naturang kautusan. Kaya naman hiling ng grupo, ayudahan sila ng gobyerno upang makabili ng mga bagong unit at makasunod sa modernization policy na ipinapatupad ng Department of Transport and Communication. Nagpaunlak naman ng dialogo sa mga transport group ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3. Pero ayon kay Atty. Zona Rosette Tamayo, Regional Director ng LTFRB Central Luzon, isa lamang sila sa mga implementor ng bagong panuntunan. This is a joint effort actually of LTO and LTFRB because the phase-out policy is not just LTFRB. It's actually part of the DOTC Modernization Plan for Public Transport. So it's the department directing us to modernize public utility vehicles. And we can do this, syempre, makikipagtulungan tayo with LTO. Sa kabila nito, sinabi ni Tamayo na ipapaabot sa LTFRB National ang hinaing ng mga local transport group. Oras ani ang magkaroon ng positibong tugon dito ay kaagad na ipapaanam sa mga dumadaing na grupo ng transportasyon. Kasama si Mike Sigarana pa si Aislinn David, Alerto Alisto sa pagbabalita. Inihayag ng Commission on Human Rights na may panuntunang ipatutupad sa alagang